Next is the mild slope correction. Mild. Okay? So, konting slope lang. Kasi, ganito yan. Bago natin i-discuss yung mild slope corrections formula, pakita muna natin kung paano ba yung formula na yan. Ano bang kinokorrect natin? Oops. Ito pa yung calculation from last video. Okay. Let's say ito yung point A and this one is point B. Okay? Tapos, imbawa yung ground ay sloping. Tapos, nag-tape ka dyan. Okay? When we say horizontal distance, sa una pa lang, binanggit ko na sa inyo na that is distance between two plumb lines. Okay? So, hindi ito ang kailangan ko. Pero, syempre, dahil yung tape susunod lang dyan sa slope, so, syempre, ibang makukuha mo. Pero, sa totoo, ito yung kailangan mong distance. Okay? So, laging minus ang slope correction. Kasi laging mahaba yung makukuha mo kapag ka mild slope. Pero syempre, kung matarik yung slope yan, kung masyadong matarik yung slope, edi solution of right triangles na yan. Tama ba? Kasi madali lang naman to eh. Let's say this is theta. Okay? So, pwede mong, tapos let's say this is L. Edi pwede mong sabihin na yung ating correction is eto minus yung true value. Tama ba? So, correction due to slope is eto length minus itong value na to. Tama? Which is L cosine theta. Tama? L cosine theta. Kung madali na yun sa inyo, naging statics kayo eh. Okay? So, pagka finactor out natin yan, that's L times 1 minus cosine theta. Kung alam mo yung angle of inclination ng slope. Okay? So, kung matalik naman yung slope, pwede magpipitagorean theorem ka na dyan. Diba? Kung alam mo itong difference ito. Let's say this is h. Okay? Itong formula na to, this is the exact. Okay? Exact slope correction. Okay? And yun yun. 1 minus cosine theta times L. L is the measured distance doon sa tape. Okay, measured inclined distance. Approximate naman is h squared over 2l. Dito napapakita yan. This is h, the vertical distance between a at saka b. So, that, ang formula natin is h squared over 2l. Okay? L is the measured, length measured on incline. Na may L, ito yan ha, yung incline. Okay? This one is approximate. So, tingnan natin kung ano magiging difference niyan. Kung masyado bang malayo kapag ginamit mo yung exact or approximate. Siguro, ang maganda dyan, o ang, para kung makapag-decide ka kung nga gamitin mo, is kung ano yung given mo. Kung theta, then yung sasa. Kung h ang given sa'yo, edi yung approximate. Pero, sa mga libro kasi, ito lang ang, sa ibang libro, ito lang ang pinapakita. H squared over 2h. Madali lang yan. Itong correction na to. At lagi ang minaminos lang kung nagme-measure ka. Okay, so slope correction example 9 for this topic. A line is recorded to be 35 feet long. Okay, it is measured on a 3% slope ground. If the pulley standard and the tape was supported throughout its length, determine its correct horizontal distance recorded. Okay, so drawing natin sa whiteboard. Lakihan muna natin to. Okay, so walang pangalan eh. AB na lang ulit. Ngayon, nag-tape ka daw dyan. Nag-tape ka. Ayan. Ang nakuha mong length is 35 feet. Tapos sabi, 3% daw yung slope. Naku, paano mo yun tawag dyan? I-express as theta or paano mo yun i-express as h? Problemado ka kasi wala ka namang formula na nag-ano ng slope. If the pulley standard, tape is measured, ibig sabihin ng pulley standard, walang pull corrections. Supported throughout its length, ibig sabihin walang sag corrections. Okay? Determine the correct horizontal distance recorded. Okay. Subukan natin yung parehas yung ano. Siyempre, hinanap natin ito. Okay? So, ayan. Yun yung hinanap natin. Problema mo lang paano to. Kasi, ang alam mong formula, kapag given tong theta,
or given yung H. Yung 3%, di ba, ang slope is rise over run. Ibig sabihin, kung 0.03 ang slope mo, for every 100 feet or 100 meters, you will rise 3 feet. Tama ba? Yan ibig sabihin yan eh. So, ibig sabihin, this is 3, tapos 100 to. Tama ba? Eh, wala pa rin, ano eh, meron ako 35 feet eh. Ganito na lang gawin mo. Di ba? Alam kong alam nyo na to from analytic geometry na subject. Alam natin na ang hinarap natin ito, theta. Okay? From that, pwede mong sabihin na tangent theta equals, di ba, towa? So, katowa. Tangent equals opposite over adjacent. So, tangent of this angle is opposite over adjacent. Tama ba? Opposite over adjacent. O, yun, tamang-tama, oh. Opposite over adjacent. So, ibig sabihin, alam mo na ito yung formula na pag-convert ng slope to angle. Tangent theta equals m. Okay? Ganun lang. So, pwede mong sabihin na tangent theta equals 0.03. O yan. Tapos, i-arctangent mo na lang yung 0.03. Arctangent 0.03. Yan. 1.71 degrees yung slope. 1.7184 degrees. Okay, so store ko na lang yan sa A. Eh, paano tong H na to? Eh, di mag-ano ka? 35 sine theta. Di ba? Uy, parang component lang to sa statics, ha? 35, tapos opposite. 35 sine theta equals H. Okay? H equals 35 sine 1.7184 degrees. Subukan natin yun. 35 sine A. Ayan. 1.0495 meters. Maritim blue. 0495. Ay, sorry. Feet pala. Feet. 'Pag ito slope to, ah. Yung M dyan, ah. M is slope. Okay, so, ayan. Using the exact correction sa slope is equal to L times 1 minus cosine theta. So, 35 times 1 minus cosine nakastore dun sa A. So, ang correction natin is 0.157. Okay? 0.157 feet. So, ang adjusted natin equals, syempre, bawas mo yan eh. 35 minus ans. 34.9842 feet. Okay? Kung approximate naman, pwede ang correction natin is h squared over 2l. Tama. So, h natin is, teka, at pala ni-store natin yun. 35 sine A. Yeah, store natin sa B. That's B squared over 2L. Ting correction natin. That is, ilan yun, 0.15. Alas hindi rin nagkakalayo eh. So, ayan. Ang adjusted natin, wala mang ganun din. Minus mo rin yan dun sa 35. So, 34.9843 feet. Okay, so, alin mo nang gamitin mo? Malapit lang. Ang sagot. Okay. So, that's it. Pero, I think, mas madaling tandaan to. Mas, kumbaga, kung malimutan mo man to, may babalik kang exact. Parang solution ng right triangles lang yan. Okay, so, that's it for the correction due to mild slope. Eh, sige, kuna tayo by example dyan kasi madali lang yan. Okay, so last video natin susunod, o last correction natin susunod is level, o sea level corrections. Okay?
Okay, so problema natin yung video.